Actually, I want to start the second talk for today. Oh, sige, intro muna namin. I'm Allen Aquino. I'm not related to President Bongbong whatsoever. Ayun yung asawa ko na sa likod, si Demi. First lady. Katabi ng kuya ko. Kuya. Okay, and then we have three kids already. Yung dalawa nandun sa labas, yung dalawang bata, magkamukha na kala mo, ikaw ba, hindi po ka ba. Tapos yung isa ay nasa bahay kasi two months pa lang siya, at least August 14. So, yun. We've been in the community for almost 3 years already. Actually, ngayong August kami natin 3 years. Same with Brother Manny and Sister Michelle, and then Brother Jason and Sister Rosie. I would like to start the second talk, Loving Your Neighbor, with the gospel from Mark. Actually, yun yung sinabi ni Brother Dondi kanina, pero i-add ko lang yung another one. The teacher of the law had been listening to this discussion and admired how Jesus answered them. So he came up and asked him, which commandment is the first of all? Jesus answered, the first is, hear Israel, the Lord our God is one Lord. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And after this comes to another one. You shall love your neighbor as yourself, and there is no commandment than these two. Actually, when you look at the Ten Commandments, ngayon na sinabi ni Brother Dondi kanina, the first four actually pertains to loving God. And then the last, from the fifth commandment up to the ten, is about loving your neighbor. Actually, what does this mean? Actually, the gospel means hindi pwedeng paghiwalayin yung dalawa. Loving God always comes with loving your neighbor. It's as always as stated in John chapter 4 verses 20 to 21. If you say, I love God, when you hate your brother or sister, you are a liar. How can you love God whom you do not see? If you do not love your brother whom you see, we receive from him this commandment. Let those who love God also love their brothers. Malinaw po sinasabi mo dito. Paano nga natin mamahalin ng Diyos na hindi natin nakikita, samantalang yung mga kapatid natin na nakikita natin, hindi natin minamahal na maayos. The next one, I will talk about what is Christian love. Not Christian love. Love is not only having positive feelings. Actually, naalala ko dito yung pre-K na seminar namin noon ng asawa ko na with our wedding godparents who happens to be our invitees from ano sa CLP namin noon before. I told them, mayroon question noon na ano, bakit mo papakasalan yung asawa mo? I told them, hindi lang naman kasi basta pagmamahal yun. Kasi kung pagmamahal lang yun, malamang wala na mag-asawa sa mundo. It always comes with the commitment of loving. Sorry, medyo kinakapan na. Kaya naman ang boses ko. Tsaka medyo malamig. Ayun, yun lang. Parang, kasi kung ibibase lang natin sa positive feelings, it will always change. So parang, masyadong mali ko sasabihin natin na mahal ko siya dahil feel ko na mahal ko siya. Hindi. Second one, love is not always saying yes. Ito ang madalas natin ginagawa. When we love somebody, we always tend to say yes. Sometimes we have to say no. Kasi sometimes, in order to help somebody, we have to say no. Yung parang, kasi kadalasan din, natataken for granted din tayo, pagka oo lang tayo ng oo. So sometimes we have to say no. Love is not defensive. Actually,
If we have a thing called defensive driving, I have a thing called defensive loving. Actually, we tend, ito yung defensive loving, I mean, namimili tayo ng mga taong mamahalin. Mamahalin lang natin yung mga taong alam natin na hindi tayo sasaktan. But sometimes, or no, Jesus told us that Christian love is not always assured to be painless. Most of the time, it has to be painful. Pinakita na rin ni Lord sa atin yun. Na pinadala niya sa atin dito si Jesus Christ para pumatay, para sa giving tayong lahat dahil sa pagmamahal niya sa atin. Number four, love is not self-seeking. Christian love is all about others. Hindi magmamahal tayo dahil para parangalan tayo or ma-recognize tayo. Sometimes we love even though we don't get anything in return. Love is not manipulative. Ito isa rin kadalasan ginagawa natin. We tend to manipulate the persons we love. Ang dami kong napapanood na may mga telenovela na sa mga boyfriend-girlfriend na tipong kung mahal mo ko, gagawin mo to. Christian love is not that. It's not like that. So what does Christian love mean? It's answered in John chapter 15, verses 9 to 10. As the Father has loved me, so I have loved you. Remain in my love. You will remain in my love if you keep my commandments, just as I have kept my Father's commandment and remain in his love. Actually, what does it mean is that we should love. Christian love is all about righteousness. Loving is not compatible with sinning. And then, number two, Jesus was specific on how we should love each other. This is my commandment. Love one another as I have loved you. It's very clear. Love one another as I have loved you. So, how does Jesus love? It's stated in John chapter 15, verses 13. There is no greater love than this, to give one's life for one's friends. Siya yung pinaka-ultimate example natin ng Christian love. He gave up his life for us to be saved. Pero most of the time, we don't have the opportunity or the privilege na magpapakamatay ka para sa isang kaibigan mo or para sa minamahal mo. So, anong pwede natin gawin iba para maipakita natin yung Christian love natin sa ibang tao? Ito po yung answer. They were at supper, and the devil had already put into the mind of Judas, son of Simon Iscariot, to betray him. Jesus knew that the Father had entrusted all things to him, and as he had come from God, he was going to God. So he got up from the table, removed his garment, and taking a towel, wrapped it around his waist. Then he poured water into a basin, and he began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel he was wearing. What does this mean? Service love. Love that we give love by servicing others through this kind of opportunity. And then, the greatest question, who is my neighbor? Pwede ba tayong mamili ng mga mahalin natin? Sagot? Nasa Gospel ng Good Samaritan. There was a man going down from Jerusalem to Jericho, and he fell into the hands of robbers. They stripped him, beat him, and went off, leaving him half dead. It happened that a priest was going along that road and saw the man, but passed by on the other side. Likewise, a Levite saw the man and passed by on the other side as well. But the Samaritan, too, was going that way. And when he came upon the man, he was moved with compassion. He went over to him
and beaten his wounds with oil and wine, and wrapped them with bandages. Then he put him on his mount, on his own mount, and brought him to an inn where he took care of him. The next day, he had to set off, but he gave 2 silver coins to the innkeeper and told him, "Take care of him, and whatever you spend on him, I will repay when I come back." This means all men in need of your help are your neighbors. Lahat po ng tao na lang kailangan ng tulong or napagmahal natin are our neighbors. Usually sa couples, sinasabi natin na your immediate neighbor is your wife. So that means we should love our husbands, we should love our wives more than second to God. So, paano tayo magmamahal? Characteristics of Christian love. Patient. Actually, it's all in chapter 1, first letter of Corinthians, chapter 14. Wait lang. Chapter 13, verses 4 to 7. Patient. Kind. It's not jealous, not conquerous or implanted. It's not rude, it's not self-seeking, it's not quick-tempered, it's not brought over injury, it's not rejoicing over wrongdoing, it rejoices with the truth, it fervors, it trusts, it hopes. Actually, I have a parang challenge din sa inyo. Gawin nyo, basahin nyo yung itong passage na to, first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 13, verses 4 to 7. And replace niya yung love with I. And yun na yung characteristic ng Christian love. Release natin. Conclusion na. Actually, Christian love is a command. Sinabi na sa atin manina to ni Jesus Christ, love your neighbor as you love yourself. And then, number 2, if you came to the conclusion that Christian love is difficult or even impossible, total yun. Given the nature of love and our human limitations, mere human effort will fail. Pero, it is impossible without God's help. But He who commanded us to love also gave us the power to love. To enable us to love, God made us temples of the Holy Spirit. Actually, it also goes with Brother Dindo's earlier na kailangan natin ng Holy Spirit. Kasi kung tayo-tayo lang magmamahal, mahirap. Sobrang mahirap. Magpatawad pa nga lang, sobrang hirap na eh. Yung pa kaya magmahal. Actually, I would let you try to end doon sa isang story na nabasa ko sa Facebook kahapon. Siguro, sa iba sa inyo, nabasa nyo na rin yun. Kasi pinos ko rin siya kahapon. Actually, it's a modern story of a good Samaritan. It happened in the Philippines. According sa author, alam nyo naman ngayon na bumabagyo sa atin, madalas yung baha, yun no? Yung author na yun was having lunch with his friend doon sa canteen. And then suddenly, there was a man na all dressed na, alam niya, hindi maayos, like beggar. And then, dumaan siya doon sa may, papunta doon diretso sa nag-order ng isa nagbibigay ng pagkain. And then, he asked na, pwede po ba daw siya makabili ng 5 pisong kanin? So, doon narinig niya yung sinabi yun. Natouch siya, tapos naman, lumapit siya doon sa mama. And then, parang all of a sudden na ano niya na, kailangan niya tumulong. So, lumapit siya, and then tinanong niya. Sabi niya, hinanong po ba ano niyo? Parang, sige po, order po kayo ng kung ano pang kailangan niyo. Kasi, ano eh, nasa, pumunta siya ng Pampanga, yung guy na yun, para bisitahin yung kapatid niya. Pero hindi niya yata naabutan. So, minarakay niya pabalik mula Pampanga hanggang, I think, Baisiha. So,
ayun, lumapit siya and then he told him na kunin, kainin mo lahat ang gusto mo and then hintay ka lang dyan kasi babalik ako, uwi ako, kukunin ko yung kukuha ka pera para mabayaran ko yung lahat ng kinain mo. And then, ginuha rin niya yung jacket and then pagbalik niya, binigay niya yung jacket, binigay niya yung pera and then, nagkwentuhan sila. Kinuwento ng mama na tinutulungan niya na may asawa siya dati and then may tatlong anak. Yung first born were twins and the youngest, ayun. Yung namatay, yung asawa niya namatay because of a bone disease. Meron sila dating daw bahay at lupa na binenta nila kasi dahil doon nga sa sakit ng asawa niya. But eventually, nagpass away din yung asawa niya. Second, yung kambal na anak niya namatay din because of bronchial pneumonia. And the last one, namatay kasi nasagasaan ng bus. So parang, yun parang sobrang tragic na lang nangyari na parang ewan ko lang din, parang, ayun na. And then, so sobrang na-move din yung ano, hanggang sa in-offer din niya na bigay yung bilang siya ng pagkain. And then, ano, parang nahihiya pa rin yung tinutulungan niya kasi siyempre, hindi naman din daw niya mababalik yung tinutulong sa kanya. Pero, hindi insist yung ano. And then, may nagpaalam na sila. Nung patawin na yung mama at tinulungan niya, tinusundan niya daw ng tingin. And then, pagkakita daw niya doon sa mama, tapos kumahanan, tapos may nakita daw pulubi yung mamang yun. At ginawa pa daw ng mamang yun, binigay lahat ng binigay niya doon sa pulubi na yun. So parang ang ganda ng story na tinulungan niya na tumulong pa doon sa isa. So parang ito yung isang guy na walang-wala na, pero nakuha niya pa rin magbigay. So parang nung nabasa ko siya kahapon talaga, nag-develop up yung tears ko rin kahapon kasi parang ano din siya eh, parang naisip ko, nag-revive din kasi ako nang tawa kahapon eh, all of us atin yun, lumabas din yun, parang eto, sabi siguro ni Lord, eto para hindi ka mahirapan. Yun lang. Thank you and then God bless.